Kita mo, sa graph na to, napakaliit lang ng lamang ni Lenny Robredo kay Bongbong Marcos. Mga 212,000 to 475 lang ang lamang. Makikita po natin sa ating vice presidential heat map, mga kapatid. Ang kulay orange po, yan po ang mga bumoto para kay Bongbong Marcos. Halos solid po dito po sa bahagi ito ng Luzon. Ang mga dilaw naman po ay bumoto para kay Lenny Robredo. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na meron at least apat na rehiyon na si Bongbong Marcos is not even second, mga kapatid. Gaya po nito. Pagdating po sa vice presidential results, sa NCR, nangunguna po si Bongbong Marcos. Pero pag tinignan po natin ang Region 5, ano po ba yung Region 5? Ito yung Bicol, Albay, Camsur, Camnorte, Catanduanes at Masbate. Si Bongbong Marcos ay wala pa po sa kalahati ng botong nakuha ni Lenny Robredo. For obvious reasons, baluarte po ito ni Lenny Robredo ang Bicol. Sa Region 7 naman, mga kapatid, Central Visayas, Bongbong Marcos, third place lang, 388,000 votes versus 1,092,000 votes po ni Lenny Robredo. Sa Northern Mindanao, mga kapatid, dito po sa Region 10, Bukidnon, Camiguin, Lanao Norte, Misamis Oriental at Occidental, Bongbong Marcos, third place lang po. At sa Caraga, which is Region 13, ano po dyan? Agusan del Sur at Norte at Surigao del Sur at Norte, Bongbong Marcos, 200,000 votes versus Lenny Robredo, 383,000 votes, mga kapatid. Pero, isipin po natin, ano, ang transmittal heat map po, tingnan po natin, no? Ito po ang inaantay po natin. At ito talaga, maari niyang mabago ang kwento ng bilangan. Sa overseas absentee votes po natin, 19% lang po ang natatransmit pa. So, ang buong presinto po sa overseas absentee votes, nag-aantay po tayo ng 1,700 plus precincts, no? Sa ibang bansa. Ang natatransmit pa lang, nasa 331. So, meron po tayong in-expect na 1.38 million overseas votes. At patuloy pa po na binibilang yan at hinihintay. Kaya, asahan mga kapatid na sa usapin ng vice presidential race, hindi pa tapos ang boxing. Balik si Irwin. Maraming salamat sa iyo, Lourdes Vera. Samantala, pinagpapaliwanag ng kampo ni Senador Bongbong Marcos.